Napuna ni Senador Christopher Bongo ang maluwag na seguridad ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, kung saan hindi dapat aniya isinasakripisyo ng airport authorities ang kaligtasan ng mga pasahero kapalit ng pagiging kumbinyente at mabilis na proseso sa pagpasok sa mga paliparan. Ito yung binigyan din ng senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kaugnay sa naging abirya sa Ninoy Aquino International Airport noong Enero 1. Sinabi ni Go na napansin niyang inalis sa NAIA ang first layer security check o yung X-ray machine sa pagpasok sa terminal sa para kay Go dahil sa pinaluwag na seguridad sa paliparan, tila naghihintay ang lahat ng mangyayaring pag-atake ng mga terorista. Hiniling din ng senador sa Aviation Police ng PNP ang police visibility sa paliparan upang hindi masalisihan ng mga masasamang elemento, particular na ang terorista. That X-ray machines and scanners at the airport departure entrance were recently removed to accommodate the concerns of passengers to have faster and more convenient travel. Mas lumuwag po ang ating security para mapabilis po ang proseso sa loob ng airport. Kaya lang po, napansin ko, tinanggal po yung first layer. Ang tanong dyan is, this is an issue of security and convenience. Do not compromise, do not risk the safety of our passengers. This may be terrorism waiting to happen. Hindi mawawala ang terrorism threat. Nangyari po yan sa Davao bombing noong 2003. Ayaw nating magsisihan pagkatapos na meron na pong mangyari. Hindi po ba makukompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero dito? Paano madedetect ang pagpasok ng kontrabando o bomba sa airport kung wala na po yung mga X-ray sa first layer? We must not put the safety of our passengers at risk. Kaugnay nito, nais dinigo na amyendahan itong Air Passenger Bill of Rights upang matiyak ang kompensasyon sa mga ito sa delay o kanselasyon ng kanilang biyahe nang hindi nila kasalanan o magiging itong airline company sa. Sinabi ni Go na mayroong 147 million peso na pondo para rito itong Civil Aeronautics Board sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act. Dapat aniyang tanungin ang Civil Aviation Board kung saan ito gagastusin ang naturang pondo. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.